necessary proper. Marami kayong mabibili na iba't ibang klase. But for me, ay kasi, I'm using this one. Why I'm using this one? Because for me, I'm not using the frying pan or the oil para pagluluto ng aking samosa. Because I have my machine for samosa, the triangle one. So if you don't have that machine, you can use the air fryer. So for this one, I have the cutter edge. So I will use this one for our round samosa wrapper. So kanina nag-alis na ako dito ng ilang nilisan ko na siya dito, sinipread ko na sila isa-isa para madali na yung pagbabalot ko, para continue na yung pagbabalot ko. Ito yung klase ng ano, ng samosa round na wrapper, para siyang burger. And then this one is the strip samosa wrapper. So siya doon nila. Marami mga kami dinihan sa lahat ng supermarket available yung mga samosa wrapper na yan. So now, I will start our samosa. So first, I will use this samosa round wrapper. So meron ako magawa dito dalawa kanina. So ganun lang, ulit-ulit lang. Lagay niyo yung filling, kung gusto niyo yung vegetables, kung gusto niyo yung mint leaf, o yung cheese, depende sa inyo kung ano gusto niyo ilagay na peeling dito sa inyong samosa wrapper na wrapper. So, press lang natin siya ng piso. Then, remove natin yung excess. So, hinat lang natin siya dito. And after that, you open it slowly. And then, you remove it in the mold. And as you can see, ito na yung ating samosa. Para siyang style ng empanada. Pero dito yung empanada. Sa Philippines kasi natabong dyan sa empanada kundi ng Northside. Pero dito sa Northside. So again, ipit ko muna siya sa flour para hindi siya masyadong manikit. O sasarado ko ng ating sambosa wrapper. Kasi masyado siya manikit. Dati kasi guys, ako yung gumagawa ng gantong sambosa wrapper na round. Kaso lang ang problema lang, napakahirap at sobrang napakasalit. Oh,
bigger siya kapag siya nahanginan. So now I will make like this. So for this one, I will use the mince meat. Nahanginan yung wrapper natin kaya medyo nanigas siya. So, ganun lang din kagaya ng ginawa natin kanina, paulit-ulit lang hanggang sa maubos mo yung wrapper. Kasi alam ko yung iba meron silang technique din sa pag gumagawa sila ng samosa, syempre hindi naman talaga ako professional para sa paggawa ng samosa. Dito lang talaga ako natuto. Kaya hindi ko din talaga kabisado minsan kung paano yung tamang pagpo-fold ng samosa. So like this one. Triangle. Place it like this. Hanggang maging triangle na siya sa ito. Yung sinasabi ko guys, kaya hindi nyo na kailangan kumamit ng baked tape kasi ito didikit na siya ng pusa tape. So, as you can see guys, hindi ko rin masyadong tinapos yung mga filling natin. Yan na lang muna ang ginawa ko. Tapos ito yung isang nagawa ko na round. Kasi masyado naman siyang magiging processing sa fridge. Kaya ang gagawin ko lang everyday time na kakain kami nito, saka naman ito ko gagawa.